Mas lalo pang ang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil na rin sa usapin ng agawan sa teritoryo, sa kasagsagan nga ng iringan ng dalawang bansa ukol sa West Philippine Sea. May panibagong akusasyon na naman ang China at ayon nga sa report ng Chinese state media, tinutukan di umano ng baril ng mga Pilipino ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre. Saad ng China, naganap di umano ang pangyayaring ito sa Second Thomas Shoal o mas kilala bilang Ayungin Shoal. Gayunpaman, hindi naman nagbigay ng kumpletong detalye ang Chinese media at hindi pa rin naglalabas ng mga video o larawan ang China ukol sa pangyayaring ito. Ang mga akusasyon na ito ay matapos ang matapang na mga mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos na handa raw nitong ipagtanggol ang ating teritoryo at hindi rin daw magpapasindak sa kalaban. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sinabi ng China kamakailan lamang na aarestuhin at ikukulong daw nila ang mga trespassers o yung mga papasok ng walang pahintulot sa kanilang teritoryo simula nga daw ngayong buwan ng Hunyo 2024. Hindi naman nagpasindak si Pangulong Bongbong Marcos at sinabing hindi kikilalanin ng Pilipinas ang batas na pinapairal ng China pagdating sa West Philippine Sea dahil labag daw ito sa international law. Noong nakalipas nga na Biyernes lamang ay matapang ang mga binitiwang mensahe ng Pangulo sa nakalipas na Singapore-Shangri-La Dialogue. Dito ay sinabi ni Pangulong Marcos na handa siyang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea nang naaayon sa mga regulasyon ng international law at sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Dagdag pa ng Pangulo na bahagi ng ating bansa ang West Philippine Sea at hinding-hindi raw siya papayag na isuko kahit kalit-litang milimetro ng teritoryong ito sa China. Kung sakali man daw na may isang Pilipino na mamamatay sa mga hakbang na ginagawa ng China sa hinaharap, ituturing ito ng Pilipinas bilang isang uri ng act of war at dito na nga tayo hihingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa upang labanan ang pangbubuli ng China. Kabilang sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas, ang United States of America na mayroong mutual defense treaty sa ating bansa. Ibig sabihin, kung sakaling magkaroon ng digmaan ay agad na makikipagtulungan ang bansang ito sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng News 5, nakausap na rin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang kanyang mga international counterpart gaya nga ng mga bansang Lithuania, New Zealand at Canada. Dito nga ay naging sentro ng kanilang usapan ng regional at international security issues sa Asia-Pacific region. Ayon sa post sa official Facebook account ni Teodoro, nakausap ng kalihim ang kanyang Lithuanian counterpart at dito nga ay tinalakay nila ang posibilidad na magkaroon ng defense and military training on cybersecurity para sa ating bansa. Sinabi naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin na buong-buo ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Aniya, ang layunin ng Amerika ay manatiling ligtas at bukas ang komersyo sa West Philippine Sea at hindi tama ang mga hakbang na ginagawa ng China sa mga nakalipas na buwan at mga taon. Samantala, sinabi ng Chinese state media noong Linggo na tinutukan di umano ng baril ng mga sundalong Pilipino ang mga miyembro ng Chinese Coast Guards sa pinagtatalunang teritoryo ng West Philippine Sea. Maaring ang tinutukoy ng China ay ang mga miyembro ng Philippine Marines na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon pa nga sa China, hindi raw bababa sa dalawang tauhan ng Pilipinas ang nakatayo sa deck ng barko bitbit ang kanilang mga baril at itinutok daw ito sa direksyon ng Chinese Coast Guards. Ayon sa Chinese state media, naganap ang insidenteng ito noong May 19, 2024 sa kasagsagan ng resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sa inilabas na maikling video footage ng Chinese Coast Guard, iginigit nito ang kanilang akusasyon laban sa mga Pilipinong marino. Makikita naman sa video footage ang pag-airdrop ng supply para sa mga Pilipinong nakabase sa Ayungin Shoal. Makikita rin na nakapalibot ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas habang nagaganap nga ang nasabing resupply mission. Ayon sa inilabas na report ng News 5,
inagaw pa raw di umano ng Chinese Coast Guards ang mga supply ng pagkain na para sana sa mga Pilipino at wala raw itong pakundangang itinapon sa dagat. Naging alerto naman ang mga Pilipino na sundalo sa deck ng barko at tila inoobserbahan kung ano ang susunod pa na mga mangyayari. Malinaw na walang panunutok ng baril na naganap pero lumalabas sa bintang ng China na tila gusto lamang nitong pasamain ang reputasyon ng mga magigiting nating mga marino at mga sundalo. Kitang-kita naman sa kumalat na video footage na sila pa nga ang nangaharas dahil kung iisiping mabuti, bakit nga ba iilang metro na lamang ang layo ng mga inflatable boats ng China sa ating barko? Makikitang sila nga itong nakikialam sa airdrop resupply mission na dapat sana ay sa dagat dadaan pero dahil nga sa ilang ulit na pangbubuli ng China ay Pilipinas na lamang ang nag-adjust. Samantala, mariin namang itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang paratang ng China ukol sa diumunoy panunutok ng baril ng mga Pilipinong sundalo sa mga miyembro ng Chinese Coast Guards. Gayunpaman, nanindigan ang hukbong sandatahan ng Pilipinas na mayroong karapatan sa self-defense ang ating mga sundalo kung sakali mang lumabis na ang mga hakbang na ginagawa ng China. Hindi po nila tinutukan yung Chinese, no? Hindi nila tinaas yung kanilang armas para tutukan yung mga Chinese. Hawak-hawak lang nila because of that right to self-defense. Ipoprotesta raw ng Pilipinas ang ginawang pagtatapon sa dagat ng mga pagkain na dapat sana ay nakalaan para sa ilang linggong supply ng ating mga kasundaluhan. Bukod dito ay hinarangan din daw ng mga Chinese Coast Guard ang isang medical evacuation para sa isang sundalo na may sakit. Kung pagbabasehan naman ang 2016 arbitral ruling, malinaw na illegal ang pagpapatrolya na ginagawa ng China sa Ayungin Shoal na pasok pa nga sa exclusive economic zone ng ating bansa. Agad ding kinundina ng mga senador at ilang mga mambabatas ang ginawang pagsamsam ng China sa supply ng pagkain ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Matatandaan na sa mga nakalipas na mga buwan ay ilang beses na nga nagbanggaan ang mga barko ng China at ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Kaya naman pikun na raw ang China at malapit na raw silang mapuno. Sa nakalipas na Singapore-Shangri-La Dialogue, sinabi ni Chinese Defense Minister Dong Jun na matagal na raw silang nagtitimpi sa patuloy di umunong panghimasok at paghamo ng ibang bansa sa South China Sea. Walang bansang direktang pinangalanan si Dong Jun pero matapang naman ang naging tugon ni Pangulong Marcos na sinabing posibleng mauwi sa gera ang tensyon na ito sa agawan ng teritoryo kung sakaling may isa mang Pilipino ang masasawi sa kasagsagan ng iringan ng Pilipinas at China. Sa dialogong ito rin ay tila pinangaralan pa ni PBBM ang isang Chinese general na ginigit na inilalagay raw ng Pilipinas sa alanganin ang ASEAN centrality at ang kapayapaan sa Asia-Pacific region. Iginit din ng Pangulo na ang issue sa West Philippine Sea ay issue ng pandaigdigan. Ipinangako naman ng Pangulo na gagawin daw ng kanyang administrasyon ng lahat upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at sa ating bansa. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga video bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.